Bakit niya dinala si Lalani siya dito? Ayoko sa mansyon. Papatay na ko ni Cheska doon. Alam mong sinusuportahan kita sa lahat. Kahit ano, tutulungan kita, pero ibang usapan na to. Tignan mo na, Diego! Napabalik na si Crisan! Pati sa lahat dinatamay mo na. Ikaw ang gumagamit sa kanya, hindi ako, at alam mo kung ano yung totoo. Lola! Lola! Sa alam po nag-aalala ka kay Lola Anisha. Pero mas makakabuti kung nandito ko na lang, ha? Baka mas makagulo kayo doon. Over the past hour, dalawang beses siyang nag-arrest. They've been trying to revive her. Pero wala talagang response. Isa ko yung may kasalanan ng lahat ng to. Alam ko naman, ginawa mo lang kung ano sa tingin mong tama. Proud ako sa'yo. Kasi ginawa mo lahat ng kaya mo para makatulong. Nandito pa ako. Papantayan pa rin kita ako. At hindi ako aalis dito hanggat nandito pa ngayon kalaro ng Crisel na yon. Makikibalita lang kay Lola Anisha. Wala na siya, Diego. If you happen to see Cheska, pakilalain na naman. She's not okay. Mukhang hindi pa nanatanggap ang nangyari. Nakita ko yung multo niya kanina. Kanina, natatakot ako. Wala yung magagawa. Hindi yun makakapagsumbong. Ikaw ang nagwagi. Hoy! Ano ba yung sinisimasimamot mo dyan? Huwag mong sabihin sa akin na may nararamdaman kang pagmamahal dun sa lola mo. Hmm? Sa tuwing nakikita ko kasi siya, iniisip ko na sana mamatay na lang siya. Pero ngayon na nangyari na lahat ng to, nakainin na kung konsensya ako. At ang mga ginawang masama sa kanya. Talaga? Talagang marami kang ginawa. Pero ginagawa mo lang yun para proteksyonahan yung sarili mo. Sen, kamusap namin ni Diego. At sabi, ano daw balita kay Lola Anisha? Okay ba siya? Alam mo ako, sabihin mo sa akin, anong balita kay Lola Anisha? Sen, patay na si Lola Anisha. Narinig ko na yung balita, Cheska. Condolence. Sorry. Kasi dapat tinawagan kita nung pagdating pa lang nila. Sorry, Cheska. Pakiramdam ko may kasalanan din ako. Ako rin naman, Diego. Hindi naman yung nararamdaman ko. Ako pa
pa rin naman siya. Diyan ko, lola ko siya. Ako naman, Jessica. Tawala mo pa rin siya. Rosan, baka magalit sila sa atin. Di ba tinakasan si Lola Nisha? Kung magalit sila sa akin, tatanggapin ko. Okay lang yan, Makoy. Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong makiramay. Okay, okay, pare ko. Ako din naman, gusto ko rin naman humingi ng tawad sa amin. Alam naman ninyong lahat na ako ang tumayong nanay kay Geraldine nung naulila siya sa yumaong anak ko at sa kanyang asawa. Kung nandito lang sila ngayon, sigurado ako na tulad ko sila'y magiging masayang masaya para kay Geraldine. At nahanap na niya ang lalaking mamahalin niya at magmamahal sa kanya habang buhay. Ang ganda naman! Kasi nung tinawagan niyo ako kanina, sinabi niyo mga babae yung magiging mga apo ko. Nako, eh, naisipan ko na bigyan sila ng konting regalo. Ay, Lola, hindi niyo naman kailangan gawin to, pero thank you po talaga. Ang cute! Hindi mo dapat na pinagdadaanan ito na mag-isa. Tapos sana kaagaway mo rin yung kahit pa paano yung asawa mo. Lola! Oh, it's so good to see you. Na-miss kita! Na-miss kita. Lola, sana hindi ka pa unawala. Nakausap na nila papatirin mo yung mga doktor na mag-o-opera sa inyo. Maayos na ulahat eh. Kundi lang sana kayo tinakas ni Crisan, sana nandito pa kayo. Geraldine, walang kasalanan si Crisan. Sinusubukan lang niya akong iligtas. Sana, Lola. Sana nandito pa kayo. Sana nandito kayo kasama ko. Apo, lagi akong nasa puso mo. Sa wakas, nagkita tayo ulit. Halika na, Ma. Pero, paano si Geraldine? Kailangan ko pa siyang bantayan. Matagal mo na siyang binabantayan, Ma. Oras na para magpaalam. Para tayo naman ang magsama-sama. Alam na ako. Alis na ako. Mahal na mahal kita.
Geraldine, kailangan lang kunin yung katawan ni Lola. Kailangan na rin natin umuwi. Asikasuhin pa natin yung damit para sa burol ni Lola. Crisan, nakunok-unok naman talaga. Mag-best friend nga kayong dalawa. Pareho kayong hindi nag-iisip eh. Ano na naman gagawin nyo doon? Magugulo kayo. Dahil gusto naman ho namin makirami at saka humingi ng tawad sa kanya. Gusto ko rin po makapaalam kay Lola Anisha. Kay Lola Anisha? Na hindi mo naman talaga Lola, Crisan? Ano ba? Kumaka-Lola Anisha ka naman. Teresa, naiintindihan ko ang mga bata. Importante ito sa kanila. Sasamahan ko kayo. Hatid ko kayo. Ano? Ano ba? Alam naman eh. Parang hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa inyong dalawa ni Raymond tuwing nagkakaharap kayong dalawa. Para kayo nakasubscribe sa Unlimited Sabong. O tignan mo na, Crisan. Nakita mo yung kalokohan mo, ha? Pati ang Tito Alan mo, mapapahamak pa na dahil sa'yo. Teresa, relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako bababa ng kotse. Hindi rin ako magpapakita kahit kanino para wala ng gulo. Gusto ko lang naman masamahan si Crisan. Ay, nako. Wala na namang say-say yung mga sinasabi ko. Diba? Palagi naman kayong nasusunod at saka nananalo, diba? Oh. Ang bihirang buhay ito. Oh. Nagpaganda pa ako. Kaya sa lamay lang pala pupunta ang jowa ko. Asar, ha? Diba? Lana akong kausap, oh. Umalis na sila. Dumalaw ako sa anak ko kaghapon ako wala sa bahay. Hindi ko naman napansin. Naiwan ko pala yung cellphone ko. Ay, hindi ko nasasagot yung mga tawag ni Anisha. Umihingi siya ng tulong sa akin, Geraldine. Bakit ako? May konting text. Sabi niya, tumatakas daw sila ni Crisan. Kailangan niya ng tataguan. Geraldine, mag-iingat ka sa anak mo. Tama na. Tigilan na ako si Cheska. Hindi nga siya si Cheska. Hanggang dito pa naman ho, Tita Dolores. Geraldine. Hindi niyo ba nakikita yung mga nangyayari dito? Napahamak si Lola? Nawalan kayo ng kaibigan, nawalan ako ng Lola dahil dyan sa paniniwala ninyo. Kaya pwede ba tama na? Tumigil na kayo! Geraldine. Tita Dolores. Tigilan niyo na si Geraldine. Hindi na mga kayo dito. Naman ako. Anong ginagawa mo dito? Geraldine, andito ko kami para makiramay kay Lola. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo.
nang dahil sa inyo, wala sanang lamay ngayon. Ma'am Gerald, maniwala ho kayo sa akin. Gusto lang naman ho namin tumulong. Yan. Dito rin ho kami para humingi ng tawad sa inyo. Hihingi ka na naman ng tawad sa akin? Magsusorry ka na naman? Bakit? Sa tingin mo ba, yung paghingi mo ng sorry sa akin, mababalik yung buhay ni Lola? Ma'am Geraldine, mawalang galang na ho. Pero sinubukan lang naman ho namin tulungan si Lola Anisha. Nagmagandang loob lang ho si Crisan. Anong klaseng tulong yung ginawa niya? Eh, napahamak nga yung lola ko, hindi ba? Hindi mo ba nakikita? Alam ba, Crisan? Naghahanda na kami para sa operasyon ni Lola. Pero anong ginawa mo? Tinakas mo siya. Bakit? Bakit ba ginawa kay Lola yun? Bakit mo siya tinakas? Magsalita ka! Bakit? Hindi mo yung hinihingi sa akin. Bakit ba tumigil ka na? Tigilan mo na lahat ng kasinungalingan mo, Crisan! Tumigil ka na! Hindi ko naintindihan kung anong problema mo! Hindi ko naiintindihan kung bakit ginagawa mo ito sa pamilya ko nung una si Jessica! Muntik na mamatay lang dahil sa'yo! Ayun, tama na ho. Tapos kayo si Lola? Si Lola nang wala ng dahil sa inyo! Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa pamilya ko? Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Gusto ko lang may tulong. Gusto ko lang talaga. Itawad mo ako! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Pwede ba? Ilang beses ko nang sasabihin sa'yo, tulong mo na huwag ka na magpapakita sa akin dahil ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Lubayan mo ko! Lubayan mo si Jessica! Lubayan mo ang pamilya ko! Naiintindihan mo! Geraldine, umalis ka dito! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Alam mo kung anong nakakainis ka, San? Sa tuwing nakikita kita! Naluloko pa rin ako ng pag-iyak-iyak mo! Sa tuwing nakikita kita, naaawa pa rin ako sa'yo! Pero ngayon, wala na. Wala nang lahat ng iyon dahil puro galit na ang nararamdaman ko para sa'yo. Kung pwede ko nang ibalik sa'yo lahat ng sakit na binigay mo sa pamilya ko, gagawin ko! Naiintindihan mo yon? Bakit mo ito ginagawa sa pamilya ko? Magsalita ka! Bakit ano na ginagawa? Ano na? Mami, tama na po! Hindi na po mababait na galit si Lola. Mami, tara na po sa loob. Jenny, uminig mo kayo sa akin. Patawarin niyo po ako. Gusto ko lang naman po talaga tumulong eh. Jenny, tara na po. Ako naman ang bahala sa mami mo. So nice ka lang ba? Nagalit na sa akin, buhay ko, hindi na niya akong papakita. Bakit yung tatawa ko, bakit pinigilan niya yung mama niya, hindi pa galit na galit siya sa'yo. Crisan! Crisan, mag-usap tayo. Yun tayong dalawa lang. Kumusta? Si Crisan, hindi mo kasama? Dito, nagpa-iwan po muna siya. Mag-uusap daw po muna sila ni Jessica. Ayaw nga po sanang iwan, kaso sabi niya, huwag daw po muna siyang alalahanin. Kumusta naman ang pagtanggap sa inyo ng pamilya ni Geraldine? Ito, hindi pa kami nakapasok. Galit na galit po sa amin si Ma'am Geraldine. Alam mo, yung si Geraldine, ganyan talaga magalit siya. Sa oras na magalit siya, napakahirap ng amuin. Lalo na kung pamilya niya yung naapektuhan. Sorry, Papa. Sorry kung gumawa ako ng eksena sa labas. Nang walang ka na isang taong tumuyong bilang magulang mo, I understand your pain and anger. No need to apologize. Bakit naman kasi ang lakas-lakas ng loob pumunta dito ng pwesta na yun eh? After what she did, bastos! Actually, nagpunta siya dito dahil gusto niya hinihingi ng tawad. Pero
hindi ko pa rin siya mapapatawad sa ngayon. Dahil ang dami na nakasalanan sa akin, sa pamilya natin, sa anak natin, hindi ko pa siya kayang patawarin. Parang tataka lang ako si Cheska. Parang inawat niya ako kanina. Parang pinagtatanggol niya si Crisana. Bait talaga tong anak natin. Pero ang swerte niyang Crisana yan, ha? Dapat magpasalamat siya. Kung walang lamay ni Lola, pinapulis ko na yung batang yan. Bakit? Pare, yun ay hina naman. Yung gusto mong ipapulis, anak pa rin ni Geraldine yun. Ay, sige. Dito natin pag-usapan para marinig ng lahat, di ba? Hindi ka nag-iisip eh. Pero okay na rin yun. Para mag-dispatcha natin yung isa. Bakit makikisukaw sa akin? Sisihin mo rin ba ako sa pagkamatay ni Lola Anisha? Resan ko, hindi mo lang tinakas si Lola. Pwede sana hindi tayo aabot sa ganito. Tinakas ko siya dahil takot siya sa kung ano yung pwede mong gawin sa kanya, Crisel. Ano mo talaga akong gagawin sa kanya? Kaya takot ko lang naman siya. Ayoko naman rin sumbong niya ako eh. Crisel, pinagtatawal ko lang naman yung sarili ko dahil gusto niyo ako lagi pinapaalis. At dahil doon, inaamin ko. May mga nagawa kong masama. Kaya nawala na si Lola. Kasi sinisisi ko lang naman yung sarili ko. Sa parehas tayo, walang kasalanan sa pagkamatay ni Lola Anisha. Inatake siya ng sakit niya. Parehas tayong may maling ginawa sa kanya dahil pinag-agawa natin siya. Kinulong natin siya sa mga huling araw niya at ikaw, ikaw sinaktan mo siya. Tinakot mo siya. Isang kinailangan kong gawin yun. Dahil lagi niya ako tinatakot na ibubuko niya ako. Kayo. Lagi niya lang ako gusto paalis at Crisan. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng to dahil gusto kong manatiling buhay. Ikaw ngayon ba hindi mo ito mabibigay sa akin? Kasi gusto rin naman kitang mabuhay eh. Pero mali na to. Crisan, bakit mali? Wala na si Cheska. Bakit ba kasi ninyo na ako pabayaan manatitigit sa katawan na to? Crisan, na nagpakilala ako sa'yo. Crisan, niyakap mo ako noon. At sabi mo sa akin, ang saya-saya mo dahil natupad ko din mga pangarap ko. Pero bakit kayo pinagkakit mo na ito sa akin? Hindi sa ganun, Crisel. Gusto rin naman kitang nansan. Siyempre, gusto kitang nakakasama. Pero hindi sa gantong may nasasaktan ka ng mga tao. Kahit takot ako, Crisel. Ngayon, ikaw na yung nakakalam ng totoo. Kaya sabihin mo sa akin, kailangan ko din ba matakot sa'yo, Crisan? Dahil kaya ko ipangako na hindi na ako mananakit ng tao. Crisan, huwag mo lang ako palayasin. Nakikipusap ako sa'yo. Crisan, mabati na tayo. Magbabago na ako. Magiging mabait na ako. Crisan, please, huwag mo lang akong papaalisin. Hayaan mo na lang akong mabuhay. Ibigay mo na sakit to, Crisan. Tumayo. Tumayo. Diba sabi mo, gusto mo rin akong makasama noon? Diba sabi mo, mahal mo ako? Patunayan mo sa akin ngayon yun, Crisan. Mawakaawa ko sa'yo. Bigay mo na sa akin ito. Hayaan mo na lang akong mabuhay, Crisan. Please, please, huwag ako paalisin, Crisan. Kaming dalawa, magkaibigan, magkapatid. Walang iwanan.
kapatid tayo, Criselle. Magkakambal. Mahal kita. Mahal na mahal po ako, di ba? Ako ang nauna sa damit na to. So please, let go of this outfit. Pinagawa ba akong mali? May nasabi ba akong mali na nagustuhan? Kung meron, sabihin mo sa akin. Para alam ko. Kasi kami na ni Chris San Diego. Girlfriend ko na siya, kaya siya umiiwas sa'yo. Ngayon, ba't hindi tayong dalawa? Naniniwala ako na magiging maayos na rin kayong dalawa ni Diego. Isan, maging paki ka. Alis tayo. Ay, saan mo ba tayo pupunta? Siyempre, sinisecure ko yung future nating dalawa. Salamat ka nga. Damay ka pa eh. Kung talagang seryoso ka sa amin, magpakasal tayo, Alan. Ano?